Cause I'm a really in love with you. When I'm looking pictures of you, I remember moments and my heart feels like you. You've been a big surprise. My soul now feels like... So for today's video guys, ay pag-uusapan natin tungkol sa napakainit na panahon. So anong balak nyo guys? Bibili din ba kayo ng aircon? Bibili kayo? Grabe guys, oo, totoo yan. Sobrang init talaga ng panahon na kahit dalawang electric fan ang pagsabayin mo yung binubuga, sobrang init, di ba? So, yun guys, pag-uusapan natin at isi-share ko sa inyo kung ano yung binili namin na aircon. Ano yung mga consideration namin sa pagpili namin sa aircon. So, simulan na natin guys. So, unang-una guys, is very particular kami sa brand. So, nag-search talaga kami. Open naman kami sa ibang brand. Yun, ni-research din namin. So, merong mga aircon na like TCL, LG, Samsung, Daikin. So, yung napili talaga namin guys, hindi to siya sponsored guys ha. Ang napili talaga namin is Daikin. So, magaganda kasi ang review ng Daikin. Tapos guys, pangalawa is anong type of air conditioning, yung split type ba or window type. So, ang pinili namin guys is split type. So, dalawa, yung merong indoor tsaka outdoor na unit. So, ito yun. Ito yung sa labas, tapos ito yung sa loob, indoor. So, bali guys, paano mo malalaman na yung room na to ay kailangan ng 1 HP? Paano mo malalaman kung kailangan ba ito ng 1.5 HP? So, kapag nagpapakote ka guys, or pag nagpapakote ka sa mga supplier na marami naman dyan, meron yan silang ibibigay sa'yo na determining factor kung ilang HP ba ang dapat or ang kailangan mo. So, ang iba, nagbibigay sila ng area. So, for example, yung area mo is nasa 9 to 13 square meters. Capacity ng aircon na kukunin mo is 1 HP. Kapag 13 to 19 square meters naman, yun, 1.5 HP yun. Kapag 19 to 27 naman, yun, 2 HP na yun. So on and so forth. So, yung sa amin naman, 14 square meters kami. So, ang gagawin nyo lang guys, para ma-measure nyo yung area ng room nyo ng paglalagyan ng aircon is gumamit lang kayo ng mga measuring devices nyo or kung meron kayong measuring tape or kung ano mang pang-measure nyo dyan, basta ma-measure nyo lang yung room nyo para malaman nyo anong area ng room nyo. Tapos, yun lang yung pagbabasihan nyo sa pagbili ng kung ilang HP ang bibilhin nyo. Pero, sa Daikin mismo guys, nung bumili kami, yung sa kanila naman is through BTU. So, may mga factor like windows. Kapag may windows kasi, diba, dyan isa din yan sa source sa init talaga kasi yung sunlight, kapag open yung windows, diba, magkukos siya ng init. Like, kung meron ka ding TV sa room mo, or meron kang lights, meron kang computer, for example. Meron kang TV, theater, or meron kang mga tao, marami kayo sa loob ng bahay. So, meron yang additional na factor or additional heat na ibibigay. So, isa din yan sa consideration kung ilang HP ang kailangan mo. So, meron yan sila, bibigyan kanila ng, or isusurvey yan nila or magsasuggest sila sa inyo kung ano yung mas bagay sa room nyo. Pero, if gusto nyo malaman, wala naman kayo masyadong gamit sa room nyo, tapos by area, so yun yung sinabi ko kanina guys, na ganun lang siya kasimple at malalaman mo na kung ilang HP ang gagamitin mo. Yun yung number 3, yung capacity requirement is based on area and other factors na magdudulot ng init sa loob ng kwarto nyo. Apat is the electrical consideration. So, kailangan nyo din malaman or kung nagre-rent lang kayo or hindi nyo own yung unit, if may abang na ba yung room na yan for air conditioning. Kasi kung wala pang circuit breaker, kailangan nyo din tanungin yung landlord nyo or
if ever meron na kayo, mas maganda. Kasi pag nag-install ang mga air conditioning companies or yung mga installer ng ano ng aircon or your air conditioning supplier is ang sinasabi lang nila is hindi daw kasama nila sa scope yung paglalagay ng circuit breaker. Pero tanungin niyo din guys, baka yung iba nag-o-offer ng meron ng kasama na additional na circuit breaker. Sa amin naman, nagpagawa kami ng 20 amperes na circuit breaker para sa aircon talaga. So, ginawa lang siya less than a day. So, kung tinignan ko nga, nasa 1 hour lang, inayos lang niya yung papakita ko sa inyo. Ganito, guys. Sobrang bilis lang niya ginawa. Less than an hour, tapos na niya. So, nagbayad lang kami ng 500 pesos. Tapos yung circuit breaker na yan, nagkakahalaga lang yan ng 700. So, all in all, 1,200 yung circuit breaker. Tapos, yung ginastos naman namin sa aircon, sa Daikin, na wall-mounted 1.5 HP inverter Daikin D-Smart. So, ang ginastos namin dyan ay umabot sa 31,755. So, yun yung binigay sa amin na presyo nung aming nabilhan. So, ngayon naman guys, pumunta na tayo sa panglimang consideration. So, ang panglima is ang ano yung magiging electricity consumption in the long run. So, hindi pa namin natitest guys. As of now, ginagamit namin yung aircon mga 16 hours per day. Tapos, 25 lang siya kasi malamig na talaga siya guys. Tapos, tinataasan nga namin ng 26 kasi minsan sobrang lamig na siya. So, 25 to 26 lang yung dyan. Ito, pinapakita ko sa inyo yung pag-on ko kanina. Yan yun. So, guys, malalaman nyo yung magiging electricity consumption niya. Malalaman nyo, guys, i-share ko sa inyo in my next video. So, aalamin natin kung talagang makakatipid. Bali, guys, yung present namin ngayon na charge ay bill sa kuryente is nasa 1,200 lang siya guys. So tignan natin guys kung next na bill is makakatipid talaga kasi sa na-research ko ang liliit lang talaga ng bill kapag gumamit nitong Daikin. Kaya guys, if you find this video helpful, please don't forget to subscribe and hit the notification bell so you'll get updated in my next upload. Thank you guys for watching. Bye. 'Cause I'm really in love with you when I'm looking just at you.